Good morning, kabusta mo, and welcome back sa ating channel. So today ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawing kill switch ang hollow switch. So napaka basic lang po nito, guys. So syempre yung iba mga baguhan pa lang at isang mga tuto. So tuturuan ko kayo ng sobrang daling tricks kung paano ginagawang kill switch yung hollow switch natin. So sa Mius 40 natin yung gagawin, guys. Sa Mius 40 natin siya i-install. At syempre doon ko rin siya i-demo para sa inyong lahat. So yung iba kasi, guys, nakaraan dun sa nakaraan na video in-upload ko, pwede naman daw na kahit walang relay yung kill switch. So tama naman po kayo, pwede naman po yun. Kaya lang dun po sa video natin, pinakita ko po dun kung paano po yung system or sistema ng mga kill switch sa mga motor. So sa mga ibang motor kasi, mga boss, ganun yung sistema nun. Ginagamitan nila ng relay. So syempre, stock po yun para rin at least alam nyo rin yung kill switch na may kasama relay. So ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo, wala tong relay pero hollow switch naman yung gagamitin natin. Kaya maganda pa rin to. So yung iba pa nagsasabi na mananakaw pa rin daw yung motor kahit may kill switch. So nasa pag-iingat natin yan, mga boss. Okay? So natural, pag hinatak talaga, ay pag binuhat talaga yung motor, pag binuhat talaga yan, mananakaw talaga yan kahit anong gawin natin. Wala tayong magagawa doon. Pero yung mga tinuturo sa inyong mga kill switch, ito ay makakatulong lang para mas mabawasan natin yung chance na manakaw yung motor natin. Kasi pag dinirekta to, guys, yung motor natin, madali na yan patakbuhin eh. Kaya itong mga tinuturo ko sa inyo, kahit i-direct mo tong susi, kahit anong gawin dyan, guys, hindi yan mapapa-start dahil sa mga kill switch na mga sinishare ko sa inyo. So, tara, ando sa labas yung Mius 40 ko. At naka-wirings na yon yung aking kill switch. Yung hollow switch na kill switch. O i-demo ko na lang sa inyo na mabilisan lang. Para hindi mahaba yung mga vlog natin. At shoutout nga rin pala, guys, sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook page. Tapos, sorry guys kung hindi ko kayo ma-replyan sa mga nag-message. Kasi may mga ginagawa din ako, guys. Sorry talaga. So, tara, puntahan natin yung video natin. So, right, mga boss, ito yung ating Mius 40. So, start po natin yung motor natin. So, yan. Naka-start na yung ating motor, guys. So, bibindutin natin to, yung hollow switch natin. Mamamatay yan. Tapos, kahit anong start mo dito, guys, hindi na to i-start. Pero na lang kung bibindutin mo ulit yung hollow switch mo. Yan. Kahit anong sipa gawin dito, guys, kahit anong start, hindi yan i-start. Basta nakapindot yung hollow switch nyo. Pero pag pinindot nyo ulit yan, i-start na yan. Ayan. So turo ko sa inyo yung connection ginawa natin dito, guys. So, ito yung hollow switch natin. Ayan. Hollow switch. Di baling itong kulay black at kulay red. Ito yung para sa ilaw ng hollow switch. Kung nakikita nyo kanina, pag binubuksan natin yung ignition natin, umiilaw din siya. Ayan. Ano? Ayan, umiilaw siya. So, yung red doon, yung red, positive ng ilaw. Yung black naman, negative ng ilaw. Okay? So, syempre, yung positive, kinonect ko siya. Itong red wire, kinonect ko siya
sa accessories wire. Sa Mio Sporty, kulay brown. Dito ako kumuha sa may susian. Tapos, yung black wire naman, negative nga yan ng ilaw. Kinanek ko siya dito rin sa black wire. Kumuha ko dito sa headlight. Negative yan. Tapos, yung dilaw naman, ito yung C or common. Pag tinignan nyo sa loob na itong halo switch, may makikita kayong common dyan. Yung common, i-coconnect nyo sa ground. Yan, pinagsama ko na yung black tsaka yung yellow kasi pareho silang negative. Dito mo siya i-coconnect sa black wire or sa negative supply. Okay? So, yan mga boss. Itong yellow at yung black wire, kinonek natin siya sa negative. Black wire din sa Mio Sporty. Okay? Negative yan. Pwede rin sa body ground. Pero mas maganda kung sa negative ng harness. Tapos, itong kulay puti na to, tsaka itong kulay blue. Yung kulay blue, ito yung NC. Okay, NC. Pag tinignan nyo sa loob na ito. Tapos yung white, ito naman yung NO. Or normally open. NC, normally close. So, yung NC, wala siyang connection. Okay, hindi nyo ito i-coconnect. Tulad ng ginawa ko dito, nilagyan ko lang ng tape yung dulo. Hindi siya nakakonnect. Ito yung NC. Tapos yung NO naman, itong kulay puti. I-coconnect nyo to sa pulser. Meron akong mahabang wire yan, dinugtong ko. So, nilabas ko muna siya. Pero itatago ko yan sa loob. Yan. Nakakonnect yan dito sa pulser. Dito sa linya ng stator natin. Sa Mio Sporty, guys, kulay white na may lining na blue. Ayan. Ayan o. Diyan ko siya tinap. Okay? Kasi pag yan nalagyan ng negative supply, mamamatay yung motor. Hindi mo mapapa-start. So, kaya pag pinipindot natin tong halo switch, nagdidikit yung pulser, dumidikit sa ground, kaya namamatay yung motor. Kaya hindi mo yan mapapa-start. Kahit anong gawin mo. Okay, so ganun lang guys yung connection niyan. Kaya ganun yung magiging kill switch natin. So, depende sa inyo kung gusto nyo pailawin yung kill switch or hindi. Pag hindi nyo papailawin, huwag nyo lang i-connect yung red tsaka yung black. Okay? So, ulitin natin guys. So, buksan natin. Tapos, bukas. Ayan. Tapos pag pinindot natin to, yung halo switch natin, mamamatay yan. Teka. Yan. Kahit anong start mo dyan, di na mag-start yan. Kailangan, pipindutin mo ulit yung halo switch. So, yun lang guys. So, makakatulong to para dun sa mga gustong maglagay ng kill switch. Yung hindi kailangan ng relay. Okay?